Shoutout doon sa mga kakamping na nung makita itong ating mga kasundaluhan na nagre-rehearsal para sa inauguration ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nag-react talaga, no? Sabi nila, ayan na, yung martial law malapit na. Ayan na, yung ating karapatang pantao. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Palibasa, hindi kasi kayo sanay makakita ng lakas, ng puwersa ng mga Pilipino. Huwag kayong mag-alala. Dahil yung mga nakikita nyo na yan, Pilipino ang puprotektahan yan. At baka hindi nyo alam na nung panahon ni Apo Lakay, sikat ang ating mga kasundaluhan. No? At yung ginagawa nila ay napaka-normal lang. Hindi ba kayo natutuwa na nanunumbalik na ang lakas ng ating bansa? Muling magtatagumpay ang ating bansa at muling kakatakutan. Hindi lang basta apihin, hindi lang basta magpapasakop, kung hindi magkakaroon ng lakas, ng sariling lakas ang ating bansa. Kasi ang ating mga kasundaluhan, mga kapulisan, mga militar, ay magkakaroon ng commander-in-chief na tunay na may alam at tunay na kayang maglingkod at maging leader nila. So, hindi sila kakabahan sa kanilang mga buhay dahil alam nila na ang mag-uutos sa kanila ay isang matalinong leader at hindi yung isusubo sila katulad ng nangyari sa SAP 44. Kaya mga kakamping, masanay na kayo kasi sa panahon ng mga Marcos, ang ating bansa ay malakas. Kahit i-fact-check ng i-fact-check yan, hindi maaalis sa puso at isip ng aming mga loyalista ang lakas ng puwersa ng Pilipino nung panahon ni Apo Lakay. Nakita niyo naman, di ba, yung Amerika? Pupunta pa yung kanilang mahal na si Joe Biden dito sa ating bansa. So, akala ko ba galit ang Amerika sa mga Marcos? Eh, bakit ngayon pupunta sila dito sa Pilipinas? Kasi tatak Marcos. Marcos noon, Marcos ngayon, Marcos pa rin. Marcos lang ang hindi nagpapadikta.